sura at mga kalat na para sa iba ay patapon na at walang silbi. Ang isang artist na taga Pampanga, sa maniwala kayo o hindi, abay, kaya niya itong gawing mga obra. Mga miniature houses, ang liliit ng mga bahay, na simbolo daw ng mga alaala ng nakaraan. Ang trending ngayon online. Ano bang espesyal sa mga ito para tawaging alaala mula sa basura? Ang mga bahay na ito ay gawa sa pinaglumaang mga kahoy, mga yero mula sa mga sirang bubong na kinuha pa sa mga kalakal. Mga tahanang sumisimbolo ng kahirapan at kakapusan sa buhay. Pero teka ha, mga bahay nga ba talaga ang mga ito? Eh bakit ang liliit? At take note, kahit maliliit ang mga ito, kumpleto naman sa detalye. Nakasukat ang pinto, ang bintana may espasyo din. Ang isang ito, aba, kumpleto pa sa props. May sinampay pang nakadisplay sa labas. Kung nagtataka kayo kung project ba ito sa eskwelahan, nako, mali kayo. Ang mga bahay na ito, tinatawag na miniature houses na obra ni Jason Muñoz o si Noda na taga Pampanga. Hindi biro ang paggawa ng mga ito dahil isang buwan ng proseso para mabuo ang ganitong mga maliliit na mga bahay. Uumpisahan sa pagsukat ng pinto hanggang sa pagdidikit ng mga kahoy para tumayo ang poste na magiging pundasyon ng bahay. Sa totoo lang, sa paggawa ng miniature houses, para ka na rin bumubuo ng totoong bahay. Pati ang bubong, aba, maingat na sinusukat at pinuputol ang mga yero na gagamitin para sumakto sa sukat at maging isang obra maestra. Noon pa man daw kasi, likas talaga kay Noda ang pagiging artsy. Kwento pa niya noong siya'y nasa elementarya, puro pagdodrawing daw ang kanyang inaatupag. Bata pa lang ako, artistic na talaga yung, bali, creative na rin ako nung panahon yun. Dahil kapos sa pera at lumaki sa tabing rile si Noda, hanggang tanaw na lang daw siya sa mga magagandang laruan na kanyang nakikita. Pero talentado itong si Noda pagdating sa pagbubutingting ng kung ano-ano. Tuwing makakakita siya ng mga karton, mga plastic, kahit pa nasa basurahan na ito, iniipon niya at sinisinop para magamit daw niya ito sa pagbuo ng sarili niyang mga laruan. Nung bata ako, dahil hindi ko pa afford bumili ng laruan, pag nakita ko ng plastic, karton, or yero, mga kahoy, bubungin ko siya para siya maging laruan. For example, isang maliit na sasakyan. Sabihan mang karton o kahoy ang laruan noon ni Noda, masaya na siya dahil ito ay kanyang sariling obra. At hanggang sa siya ay makatapos ng pag-aaral, daladala niya ang pagmamahal niya sa sining. Ginamit niya ito sa pagiging isang tattoo artist. Pagtatato ang bumuhay kay Noda at sa kanyang pamilya. Ang talento niya bilang artist ang nagsilbing sandata niya para maitawid ang araw-araw nilang pangangailangan. Pero tila, sinusubok yata ng pagkakataon si Noda noon. Nang magkapandemya, kasabay ng lockdown. The Pampakit, tatlong products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. Ay siyang pagkandado na rin ang kanyang mga pangarap at kabuhayan. Bumagsak ang industriya ng pagtatato, pansamantalang kumubli ang sining ni Noda. Dagok na dumating kay Noda, dito na siya nagkaroon ng depresyon. Wala siyang kinikita, tuliro at hindi niya malaman kung saan kamay ng Diyos niya huhugutin ang ipantutusto sa kanyang pamilya. Pero para sa kanyang sining ay nahanap muli ni Noda ang kanyang daan pabalik sa kanyang sining na sadyang mahal niya. At ito na ang kanyang naging daan para kumita siya ng pera. Ang mga basura at patapon na mga gamit mula sa kalakal tulad na mahahanap sa mga junk shop na tulad nito, ang siyang ginamit niya para gawin niyang mga miniature na obra. Pero para sa pamilya, nahanap muli ni Noda ang daan pabalik sa sining na mahal niya
at paraan niya para kumita ng pera. Ang mga basura at patapon na mga gamit, ginawa niyang mga miniature. Gusto kong magpainting nung panahon na pandemic. Kaso nga lang yung mga materials na bibiling ko, wala akong mabibili kasi sarado lahat ng mga store. Wala akong brush, wala akong pintura ng mga panahon na yan. Wala rin tayong mga delivery no, ng mga panahon na yan. Kaya ang ginawa ko, nag-isip ako ng bagay. Gusto kong bumuo ng diorama made by 100% recycled materials. Kaya doon ako nag-anap-anap dito, yung mga junk shop dito, yung mga kawi-kawi na nakatabi sa bahay namin, pinagpuputol ko. Hanggang nabuo ko yung bahay ni Juan. Bahay ni Juan ang tinawag niya sa unang miniature house na kanyang nagawa. Ibig sabihin, bahay ng mga matatapang na Pilipino. Nagawa na natin lahat na paikot yung pundasyon ng bahay. At nang i-post niya ito sa kanyang Facebook account, naku, madami ang napabilib ni Noda. Isa rin si Jerry Suratos ng Pangasinan na nabighani sa husay ni Noda dahil pangsampu siya sa kanilang 12 magkakapatid. Alam daw niya ang pakiramdam kung paano ang magipit, magtiis sa kung ano lang ang mayroon. Hindi naman po kasi kami lumaking may kaya sa buhay. Naranasan din namin magipit dahil marami kami magkakapatid. Laking tuwa ko nga kung nung makita ko yung obra ni Noda. Dahil naalala ko yung mga naranasan ko nung kabataan ko, yung mga barong-barong na bahay ng mga kalaro ko. Kahit na simpleng buhay lang sila, madami akong natutunan. Kaya isa itong alaala ng mga naranasan ko rati. At alaala ng mga natutunan ko at laking pasasalamat ko sa mga natutunan ko na yun dahil sa kung ano ang meron ako ngayon ay dahil doon. Nagamit. Kaya habang unti-unting binubuo ni Noda ang alaala ng kabataan noon ni Jerry, ay dahan-dahan na rin niyang binubuo ang kanyang sariling pangarap, ang makaahon din sa buhay si Noda. Malaking tulong sa akin yung pagbuo ng diorama, especially talaga sa daily life namin. Natulungan ko yung mga kapatid ko, kagaya ng bunso kong kapatid. Natutustusan ko sa kahit papaano sa pag-aaral niya. Nakapundar ako ng mga gamit ko, mga gadgets ko. And nakabili na rin ako ng sarili kong motor. Then yung family ko, yung mama ko tsaka yung papa ko, natutulungan ko sila sa pang-araw-araw nilang gastusin. And yung mga kapatid ko na malayo sa akin, nasusuportahan ko rin sila kahit papaano. Kahit kasi sabihin, bahay munti lang ang mga ito, hindi naman gawang biro ang presyo ng bawat isa. Nagkakahalaga lang naman ng 15,000 to 50,000 pesos ang isang bahay na maliit na gawa ni Noda. Made from 100% recycled materials daw ang mga ito at labor with love pa. 8 oras o mahigit pa ang iginugugol ni Noda sa isang araw para lang mabigyang buhay ang mga bahay na ito. Your imagination daw ang kanyang ginagamit para magmukhang totoong totoo. Ilalarawan lang sa kanya ng kanyang customer ang kanilang gustong disenyo. Pagkatapos ay i-sketch na niya. At kung ikukumpara ang drawing sa aktual na bahay, abay oo nga! Kamukhang kamukha at mas maganda pa ang kinalabasan. Kaya naman ngayon, blockbuster ang mga maliliit na bahay na ito. In demand na ang gawa ni Noda. Mula pa sa malalayong lugar ang mga gustong magpagawa rin kay Noda ng miniature houses. Mula sa mga basurang patapon, pinupulot ni Noda ang kanyang pangarap na magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. At sa bawat pagbuo ng mga miniature houses, itinatayo din ni Noda ang pag-asa sa sarili na siya rin ay giginhawa balang araw. Katulad ng kanyang mga obra na simbolo ng nakaraan at nagsisilbing alaala ng pinanggalingan ng kanyang mga parokyano, ang kanyang pagmamahal sa sining ang magdadala sa kanya para siya'y makilala at makamit niya ang inaasam na tagumpay sa buhay. Mukha o pisikal na itsura ng isang tao mababakas ang kabutihan, kundi nasa kanyang puso at kalooban. Yan ang pinatunayan ni Jonna ng Cavite, na idol ngayon ng mga kababaihan at mukha ng tagumpay at pagmamahal. At dahil simula na ng Bear Months, ako ang aga ng Pasko dito sa Pilipinas talaga. Kasama ang Rated Corina at si Jonna, tayo ng magpasaya sa mga bata at nanay. Let's share love and happiness sa ating kay
saya-saya. Ang mukha ay kadalasang basehan kung ano at sino ka. Pero hindi alam ng lahat yung nilalaman ng puso natin. Yun ang dapat binibigyan pansin. Takot. Lungkot. Galit. At pagkadismaya. Lahat ng yan nakita sa mukha ng 32 anyos na si Jonah Ramos ng Cavite. Pero malayo sa dagok at mapait na ekspresyon ng mukha niya noon, saya naman at tagumpay na ang aurang mababakas ngayon sa kanyang buhay. Kasing lamlam ng liwanag ng kanilang kandila ang pag-asang mayroon si Jonah. Sa kanyang kabataan, balot ng lungkot at takot ang kanyang nararamdaman dahil walang kasiguraduhan ang kanyang kinabukasan. Patong-patong kasing mga problema ang sumasambulat sa kanya araw-araw. Pero pilit nilalabanan ni Jonah at ng kanyang ate Eileen ang kanilang pangarap na magandang buhay. Tuloy ang kanilang pag-aaral kahit walang kuryente dahil sa kakapusan. Ang kanilang uniforme hindi rin nadadaanan ng plancha man lang. Uy girls, nakapagbayad na ba kayo ng tuition fee? Kasi yung iba dyan, di pa daw nakapagbayad. Pero ang hindi malilimutan ni Jonah, ang mga bully at mapagtawanan siya sa eskwelahan dahil wala siyang pambayad ng tuition para makapag-exam. Ay! Lasinggero! School namin. Pag naalala ko, siniyak pa rin ako. Kasi it was very hard for me. Kasi that time, lahat na estudyante nag-exam na. Ako, hindi pa ako nakakapag-exam that time kasi hindi ka makakapag-exam pag hindi ka bayad. So, kailangan parang i-top up yung promissory or magbayad ka ng another one para makapasok ko dun sa exam na yun. Wait lang, girls! Baka may nakaamoy ako. Ano yun? Ang baho! Hey, Jonah! Nakaligo ka na ba? Grabing pangungutya at insulto noon ang kanyang inaabot. Ultimo kanyang itsura. Hinusgahan ng mga matapobreng mga kaklase. Loko, si Jonah, iyakin. Magbayad ka ng tuition fee mo. Anak ng lasinggero! Manahimik kayo ah! O ano? Saksi dito ang kanyang ate na napapaaway pa dahil sa pagtatanggol sa kanya. So kami, may strong bond kami together na kahit anong mangyari, kami pa rin po yung magkasama. Hindi ko rin alam na tinitingnan niya ako as kapte ng mga panahon na yun kasi medyo bata pa siya. So ako, wala rin naman akong choice kundi maging strong sa sarili ko kasi ako yung ate. So dapat kung ano yung gagawin ko, makikita niya. Ako yung maging role model niya. Best time buhay to. Puro kong malasan na lang nangyayari sa buhay namin. Kailan lang kaya kami asenso. Ang punot dulo ng kanilang kalbaryo, walang iba kundi ang mismong ama nila na nagka-depresyon at walang trabaho. Ito'y dahil sa bigong pangarap na umangat sa buhay. Naging lasenggo at nalulunpa sa bisyo. Ang dapat sana'y poste nila para magkaroon ng matatag na buhay at kinabukasan. Ang masaklap pa kapag languna sa alak. Ama! Ngayon ka lang! Lasing ka na naman! Ano nangyayari sa buhay mo? Ba't palagi kang naglalasing? Anong oras na? Ha? Ba't kaya ka lang dumating? Ang kawawa nilang ina na pinasan na ang lahat ng responsibilidad ang napapagtripan ng lasing na asawa. Wala na kami makain dito eh! Ngayon ka lang darating! Ha? Ngayon walang makain! Anong ginagawa mo? Umasa ka sa akin!
Kaya galit at pagkadismaya sa ama ang nangingibabaw kay Jonna. Kahit gaano po kahirap yung sitwasyon na dinanas namin noong araw, palagi ko pong sinasabi kay Aileen at kay Jonna na dapat ang babae matatag, matapang sa lahat ng pagsubok sa buhay. Pero sa kabila ng nakawiwingdang na sitwasyong tinitiis nilang mag-iina, positibo pa rin ang kanilang nanay na magiging maayos din ang lahat para sa kanilang pamilya. Sa stress na inaabot ni Jonna, ang mukha niya ang pinaka nagdurusa. Ganun ang problema ko mula bata hanggang medyo lumaki-laki na, nagdalaga na. Nadala yun ang mukha ko. So, ang dami kong talagang tiyawat and impurity sa mukha. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Lagi niyong tatandaan na mahal ko kayo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, basta magdasal lang kayo palagi at matutupad mo lahat ng mga pangarap mo. Paalala ng kanilang ina, bukod sa ganda ng mukha at pisikal na anyo, ang kabutihan ng puso ang mahalaga. Sa mukha ng kanilang ina na aninag ng dalawa, ang determinasyon at katatagan, kaya pinag-iigi ni Jonna at ng kanyang ate noon ng pag-aaral. Hanggang sila'y makapagtapos at nagka-diploma. Ipinangako ni Jonna noon, ang mukha ng kahirapan at pagdurusa ng kanyang ina ay papalitan niya ng kaginhawahan at saya. Nakita rin niya ang hirap at sakripisyo ng ibang mga nanay at mga babaeng tulad niya. Napapabayaan ang sarili at nalulugmok sa kahirapan. May magagawa ako para sa kanila, yan ang bulong niya sa sarili. At dito na nga nagsimula ang kanyang munting negosyo na makapagbabago ng itsura at buhay ng mga kababaihan. Kabutihan ng puso ni Jonna. Isang lalaki na magmamahal sa kanya ang ibinigay ng langit, si Louie. Nakita ko sa mukha ni Jonna, siya na talaga ang gusto kong mapangasawa. Dahil grabe siyang magmahal at mag-alaga. Malayo sa ama niya noon, si Louie ang naging katuwang niya para mapalago ang negosyong magbibigay tulong sa kanilang mga kaibigan at kababayan. Si Jonna kasi mapagmahal, hindi madamot, at may mabuting puso. Kabilang sina Aiza at Angela sa marami ng babae na natulungan ni Jonna na magkaroon ng maayos na buhay. Sinugal ko po yung natitira ko pong pera, yung kaunting ipon ko po para makapagsimula rin po. Dahil nakita ko po yung layunin ng brand and nakita ko po yung layunin ni Miss Jonna po na makatulong po sa marami, lalo na po sa mga kagaya ko po na may pangarap sa buhay. Malaki po yung natulong sa akin ni Ma'am Jonna since nung nag-design po ako sa work and then naging distributor na lang po ako ng Dear Face. Ang laki po nang natulong niya sa akin financially kasi yung mga pang-araw-araw na gastos po namin, nakukuha po namin dito sa mga kinikita namin sa Dear Face. Ngayon, malayo na sa problematic at sad face ang mukha ni Jonna. Dahil ang dear face niya, puno na ng good vibes. Very proud ako sa'yo, Jonna, anak. Diba palagi ko sinasabi sa'yo, lahat yan, mapagtatagumpayan mo. O diba ngayon, nasa rated ko rin ka na? Glow by God, ika nga, dahil sa pagtulong at pagmamalasakit sa iba. Pero more than the face, mas dapat natin pinagtotoonan ng ating kalooban kung paano tayo magiging matagumpay at magkakaroon ng successful na buhay. Naku! Correct ka dyan, Jonna. Dapat naman talagang inaalagaan natin ang ating mga itsura at mga mukha, ang ating mga sarili dahil ito ang profile ng ating pagkatao. Pero ang pinaka-importante more than looks is a good heart, dahil yan pa rin ang the best. At tulad namin din dito sa Rated Corina, eto na, hindi kami nakakalimot sa aming advokasya na magbigay ngiti para sa genuine na kagandahan ng mukha ng mga bata at ng mga nanay. Ready? Get set! Go!
At dahil simula na ng bare months, simula na rin ang ating pagbibigay ng saya at inspirasyon sa mga kabataan at nanay, mula noon hanggang ngayon ang ating pong nationwide chinelas campaign ay hindi po namin nakakalimutan. Sa aming pamimigay, siyempre, may social distancing pa rin, pinagmamask ang mga bata at nanay. Barangay ng Kamalikina City! Handa na ba kayo? Sa tulong ng ating mga sponsors at mga bago kong Corina Angels, tulad ni Nanjona, na talagang parami ng parami, ang maliit pong handog namin sa inyo ay nakapagpapataba ng aming mga puso. Pasalubong namin ng mga personal na hygiene kits, pampaganda bigay ni Jonah, may pagkain din at inumin. Basta tulong-tulong ay may magagawa tayo. At sa patuloy ninyong suporta, darating din ang araw na tulad ni Jonah, lahat ay makaluluwag. At wala nang bata sa Luzon, Visayas at Mindanao ang mananatiling nakapaa. Kisaya-saya, di ba? Sino nga ba ang mag-aakala na ang isang construction worker noon, isa ng leading man sa pelikula ngayon. Pero tulad ng kanyang trabahong pagbuo ng mga bahay, hindi rin naging madali para kay Rush Flores ang daan para maabot ang kanyang pangarap. Dagdag pa ang revelasyon sa katotohanan ng kanyang pagkatao. May hugot pala. Naku, ang buong kwento at sakripisyo ni Rush kung bakit from pala to pelikula. Wow! Model! Title holder sa mga male beauty pageant. At ngayon, hot na hot na leading man. Pero, oops! Masahangaan nyo si Rush Flores dahil ang dati niya palang trabaho, isang construction worker. Abay, matikas ang tindig. Batak ang mga muscle ng katawan. Hindi pa yan pumuporma, ha? Pero ang mga Becky at mga babae, aba, 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 talagang na-starstruck sa kanya. Ay, bet ko yan. Mga construction worker, masisipag na, gwapo pa. Mga Beshi, dream boy ko dati, mapapangasawa ko yung construction worker. Mabubuo pa yung bahay mo, mabubuo pa ang buhay mo, ganon! 23 years old si Rush at hindi naman daw siya nagmamadaling magka-jowa. Dahil malayo pa ang mararating daw niya sa buhay. 13 years old pa lang nang matutunan niya sa kanyang tatay ang pagtatrabaho sa mga ginagawang bahay sa kanilang probinsya sa Pampanga. Half day lang ako sa school, then ang tatay ko sinasamahan ko siya sa trabaho niya. Yung half day ko nilalaan ko sa pagtatrabaho para kahit paano may income. Siguro naawa rin sa akin, nakikita niya pag isang linggo wala ako sa bahay, tapos uwi ako sa pag Sabado. Minsan, sabi niya, tay, sama mo na lang ako sa trabaho, sabi niya. Laborer ang trabaho ni Rush sa construction. 300 pesos ang kita kada araw. Sobrang saya ko kasi natutulungan ko yung tatay ko. Hindi na siya masyadong nahihirapan. So ako na yung inuutusan niya sa mga bagay na alam ko namang kaya ko. Masaya si Rush sa buhay construction. Kahit buwis buhay din ang trabahong ito. Sa trabaho sa construction, kailangan mong mag-ingat kasi minsan may mga bagay na napakabigat na hindi mo alam babagsak sa'yo or minsan na aksidente na tatama sa'yo. So, kailangan natin mag-ingat. Hindi permanente ang trabaho sa construction. Ayon sa kanya'y walang security of tenure at wala rin kasiguraduhan ang mga benepisyo ng manggagawa. Sa mga construction site, nagbabanat ng buto at nagpapawis ang pogi na si Rush. Mahirap at talagang nakakapagod pero niminsan hindi siya nagrereklamo dahil ito lang ang alam niyang gawin at pinagkukunan ng pantusto sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Bunso si Rush sa 7 magkakapatid na kinalakihan na rin nila ang pagtatrabaho lahat sa construction. Nabubuhay sila isang kahig, isang tuka.
sobrang hirap kasi minsan yung pagkain, hindi rin kumakasya. So minsan merong, siyempre minsan merong magsasacrifice na hindi kakain para lang makakain yung isa. So ganun kami. Kaya iba yung pagsisikap ang pagtatrabaho ni Rush. Masakit kasi minsan na nakikita ko rin na may nagugutom. Ayokong nagugutom yung pamilya ko. Ang masaklap din ay kung sino pa ang construction workers na gumagawa ng building at magagandang mga bahay. Karamihan sila pa ang walang sariling tahanan. Nakikita namin yung pinagpagwaran namin na minsan talagang nawawala na lang yung pagod namin dahil makikita namin yung bahay na tinayo namin magkakapatid at saka yung tatay. Naaalala ni Rush habang lumalaki siya noon kung bakit parang Indiano ang kanyang itsura, kaiba sa kanyang mga kapatid. Hanggang sa nalaman niya ang tunay niyang pagkatao. Eh parang ampun kasi nung hipag ko yun. Tapos pinaalagaan sa amin since 5 months pa lang siya. Lumalaki siya siyempre. Yung itsura niya iba. Hindi mo naman sasabihin na nasa Lucia na ko. Siyempre maraming ano rin dito. Sa alam mo naman sa probinsya, marami yung chismis-chismis na ano. Hindi naman tunay na. Kaya parang pag binubuli siya gano'n. Nakaawa talaga yung itsuran, maamo yung mukha niya ni partner Santo Niño. Pag umiiyak yan, lalo akong naawa sa kanya, lalo nung maliit siya. Nung paglaki niya, nakilala niya yung mama niya sa cellphone, sa Facebook, magpakilala yung tulad niyang mama. Pero siyempre, masakit din po sa amin kasi po napamahal na sa amin, mahal na mahal namin yan. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straightening hair mo, super kintab. So proud of these products. Wala nang magagawa si Rush kung hindi tanggapin ang katotohanan sa kanyang buhay. Tutal, tunay na anak naman talaga ang turing sa kanya ng kinagisnang magulang. Wala siya na daig pa ng masipag ang matalino. Kaya ibinuhos niya ang panahon sa construction at nahinto pa siya sa pag-aaral. Pero umikot ang kapalaran ni Rush na magpapabago sa kanyang buhay. Inalok siyang sumali sa male pageant. Sa sariling diskarte, abay may ibubuga pala siya sa pagrampa. At sa unang pagsali pa lang, pinakyaw na niya ang lahat ng awards. Kaya naman lumakas ang kanyang self-confidence. Dumami din ang kanyang fan sa Pampanga. Nakilala niya ang talent manager at hindi na siya pinakawalan. Yung paglabas pa lang niya sa stage, nakita ko na may potential. Buti siya din yung nanalo doon sa contest na yun. After that, inimbita ko siya na pumunta dito sa office ko para mag-sign ng contract. Nang makita ang malaki niyang potensyal, isinabak siya sa acting workshop ng kanyang manager. Wala namang hiya-hiya si Rush. Bakit nga naman hindi niya i-try ang showbiz, di ba? Lahat naman ay nag-uumpisa sa pangarap. Ang pag-aasawa ay di tulad ng kanin na maaaring iluwa. Talaga siya dito para sa kasal namin ni Ali. Bago kayo kasal, kailangan makapag-enjoy talaga tayo. Hanggang sa nabigyan siya ng break sa mga napapanahong tema ng mga istorya ngayon na napapanood sa cable TV at online live streaming apps. Mapangahas pero pinag-uusapan. Maraming salamat po. And syempre, at a star so is born na nga. Thank you very much. Naka-apat na siyang pelikula at may mga kasunod pa. Patulogin mo naman ako. Ngayon, may naiaabot na siyang talent fee para kina nanay, tatay at mga kapatid na panggastos. Masaya po ako kasi yung iba parang nahihirapan po sila makapasok dito sa industriyang to. Nagpapasalamat din po sa Panginoon dahil binigay niya po ako ng opportunity para makapasok din po ako dito. Siyempre ako, nung una hindi ko naman in-expect na makapupunta ako dito eh. Iniipon din ni Rush ang perang kanyang pinagpapaguran. Para ipagpatuloy daw niya ang naudlot niyang pagpasok ng kolehiyo. Pag nakaipon-ipon na po ako, pagpapatuloy ko po yung pag-aaral ko. Ito nga po yung hotel and restaurant management. Tatapusin ko po ito dahil yun lang po ang mabibigay kong kaligayahan sa mga magulang ko.
Si Rash, good example ng isang mabuting anak dahil masipag at may pangarap sa buhay. Willing din na matuto. Open daw siya sa mga daring roles. Gagawin daw niya ang lahat for art's sake. O hindi ba palaban? Ako po ay isang aktor. Kailangan ko din po kasing gampanan yung papel ko dito na kung ano yung kailangan ipakita, ipapakita. Siyempre, kasi kailangan mabuhay ko yung role. Actually, handa naman po ako. Pero alam niyang hindi talent ang paghuhubad kung gusto niyang magtagal sa industriya ng pelikula. Talagang dapat ay galingan niya ang pag-arte. Katunayan, hinawakan na siya ng internationally acclaimed director Brillante Mendoza. Dapat kapag leading man ka, siyempre dapat meron kang dating. More than yung dating, dapat meron kang talent. Doon nakaka-relate at saka doon talaga nai-inspire karamihan ng mga nanonood. Siyempre sa akin as a director, ang preferred ko talaga yung talent more than the looks. The looks come second. Marami siyang magandang papuri nung lumabas yung pelikula. Sinasabi nila napaka-natural daw yung kanyang pag-aarte. Oh, hindi basta-basta lang si Rash Flores, di ba? Alam niyang marami pa siyang kakaining bigas. Pero naniniwala siya sa sariling kakayahan. Na dumating yung panahon na makabili din ako ng sarili kong bahay, then yung nanay ko tsaka yung tatay ko, mabilang ko din sila ng bahay kahit papaano, yung maganda naman na yun nga, house and lot. Sana matupad yung pangarap ko na yun. Kinakapitan niya palagi ang dasal. Dahil naniniwala si Rash, abot kamay na niya ang pangarap na magandang buhay. Attention, mga fashionista wannabe! Ayan, yung mga paaura-aurang ganyan. Alam nyo ba ang mga trendy outfits ngayon sa fashion world? Baka nahuhuli na kayo. Well, kung hindi pa ninyo alam at gusto nyo makakuha ng mga fashion tips, kumuha na kayo ng lapis at papel o mga cellphone ninyo, itapat na ninyo sa screen ng inyong TV at alamin kung sino ang in at out sa kabogan sa rampahan. Maki-fashion tayo? Plus, exclusive chikahan with your favorite celebrities. Be glammed and glitterized sa mga stars na kabogabong. Style and fashion, kabog! Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa Kardashian-Jenner clan? Pagdating sa trendy outfit, mapa-sporty type, evening gown at swimsuit, kabogera ang mga sisterettes na ito. Siyempre, hindi papahuli sa international lineup of stars ang Hadid sisters. Umaalagwa pagdating sa music, icon din sa pagiging fashionista si Rihanna. Talagang mapapanganga ka na lang kapag sila ang nag-post ng mga photos sa Instagram. At talagang hindi pwedeng hindi mo pupusuan. Siyempre, hindi papatalo ang mga Pinoy, no? Nandyan ang mga beauty queen icons natin na tinitingala worldwide. Pia Wurtzbach, Catriona Gray, at Megan Young. Pagdating naman sa mix and match of clothes, naku siyempre, si Heart Evangelista ang pambato. Kaya naman tuwing Fashion Week sa Paris, present si Heart. Kaya naman kanya-kanya ang eksenang pasabog ng inyong favorite stars sa red carpet ng Vogue Philippines launch party. Kilala ang Vogue magazine internationally na sikat sa Fashion News, Celebrity Style, and Beauty Coverage magazine. At ngayon, they are conquering the Philippines! At bago pa man magbukas ang mga ilaw dito sa kilalang party place na Silo, ay aligagana ang lahat, ang mga celebrities, vloggers, influencers, sa kanilang kabogable na mga attire sa inaasahan na pabonggahan, naaurahan at rampahan dito sa launch ng first ever Vogue Philippines. Makulay ang launching ng Vogue magazine. Ang news icon na si Cesc Drillon, abay hindi rin nagpahuli. Stunning and elegant! Hindi kompleto ang gabi kung hindi natin malalaman ano bang personal style ni Cesc Drillon.
eclectic. I like Filipino, I like Asian. Funny, funky, unique. Bukod sa fashion world, abala din ang veteranang journalist sa kanyang energy healing na hindi alam ng marami. To energize yourself. To plantita rin pala itong si Cez. Nurturing power of plants, that's my passion now. Kaabang-abang din ang bagong pakulo ni Cez sa kanyang negosyo na Provenciana. Na positive vibes daw ang hatid. Super excited because I'm here to support my sister Joyce, who's the beauty editor. At gumagawa kami ng mga bagay na nakakatulong para hindi kayo ma-stress drill on. Head turners din sa okasyon ng nagagandahan nating mga reyna, si Kylie Versosa at Rabia Mateo. Sa suot ni Kylie na blue gown, sheer coordinates, lalong lumutang ang kanyang kaseksihan at ganda. Sino ba ang brilliant mind sa likod ng outfit mo, Kylie? So I'm wearing Mark Van Garner, styled by Perry Tabora and makeup Mickey C and Red Spaghetti. Pero alam nyo ba na bukod sa showbiz at pageantry, may sikretong ibinahagi rin si Kylie sa atin na talagang exciting! Do you see yourself directing a movie someday? I would love to. Oo, feeling ko mag-script writing muna ako or producing tapos mag-ano. Si Rabia naman, very class sa kanyang sultry black gown. Standout ang Miss Universe Philippines 2020 na si Ibiang. Pero bukod sa pag-arte sa camera, first love din pala niya ang larong chess. I'm actually very competitive as an individual. And I'm not into sports, pero if there would be one mental game that I'm very competitive at, that would be chess. Hindi lang mga beauty queens ang may other side. Ang influencer at fashionistang si Icy Mendoza, hilig naman ang sports na volleyball. At ang sikreto daw para mag-stand out sa ganitong mga event? I like things that are sleek, that are nice, that are polished. When it comes sa style ko, siguro I guess, I don't invest in very flashy pieces. Parang I like, ito suit to 7 years, pero I could still wear it ngayon 2022. The salpakabulan ng belt, okay na siya. Ang dating Going Bulilit star, si Jane Oineza, may konti ring trivia kung bakit siya naka-sneakers sa event. Bago daw kasi siya bumaba ng sasakyan ay nasira pala ang kanyang sandals. Pero her sneakers saved the day. Bumagay naman ang shoes niya sa kanyang edgy and rebel look. I really am a kind of rebel with my style. I go for where I'm comfortable and depende rin where I'm going. So dun ko siya binibase. And hindi ako nag-veer away from my personal style. Talagang lagi kong kailangan comfortable ako and kailangan style ko siya. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Ang talented singer at crush ng bayan na si Darren Espanto, proud and confident na rumampa din sa red carpet. Pero kahit on and off cam, ito pa lang si Darren, pag-compose at pag-awit pa rin ang kanyang ginagawa. I feel like I just like to sing in general, so kahit nasa bayan, kumakanta lang ako. But I love to eat, gusto kong nagpa-food trip and just chilling, hang out with my friends. Siyempre, kung may mga sikat na mga bituin, dapat kasama din ang mahusay na photographer of the stars, presenting BJ Pascual. The cool guy kung siya'y tawagin, kaya all out si DJ sa pagsasabi kung ano ang guilty pleasures niya pag walang ginagawa. Pag tinanong ko ng hobbies ko, online shopping. Literally, siyempre pag edit ako ng work, minsan yun yung break ko, online shopping. But I also like working out and mga physical activities na medyo mas intense. Angat na angat ang ganda ni Ray Hermar sa red carpet. From head to foot, aba LV ang suot. Pati ang TikToker na si Pipay, present din, oh. I'm super excited. I mean, like, I'm so thrilled to be here. And, I mean, Philippines represent, diba? It's just so fun that it's finally here. And it's time naman for the rest of the world to see what we truly got here, especially fashion-wise. Actually, panjolog din talaga ako. Minsan lang ako magganito and I love it. And I feel like I'm beautiful. Thank you so much. Crowd favorite naman ang aktres na si Rian Ramos.
With her updo hair and velvet gown, very sleek and clean ang kanyang datingan sa fashion event. If ever I'm gonna go for the sexy vibe, I always want like a very strong... I really like a mix of masculine and feminine. Like, I think that's also kind of my personality. Pero ang highlight ng gabi ng lahat ay ang pagdating ng phenomenal, unkabogable star na si Vice Ganda. Napatigil ang lahat sa suot niyang printed neon green overalls. Sa pagtungtong niya sa red carpet, naku! Wala na, uwian na! Dahil may nanalo na naman talaga. I have to live up to my brand, to my title, unkabogable. So kailangan kabog lagi. You can't be basic. O kailangan extra ka always. Hindi siya si Vice Ganda kung walang punchline na nagpasaya ng gabi. Wala, gumising lang ako, tapos nagpaayos ako. Hindi naman ako nag-aisang sarili ko, hindi naman ako nagtahili itong damit na to. May mga gumawa nito para sa akin. And it took a village to create this kind of look. I'm so blessed and grateful. Pero sa likod ng glamorosong kasuotan ng sikat na komedyante tulad natin, ay may mga hilig siya na hindi nakikita sa telebisyon. K-pop fan pala itong si Vice at nitong nakaraang birthday niya ay halos maiyak siya sa tuwa nang matanggap niya ang mga photo cards ng kanyang mga crush na K-pop idol. Super kilig daw talaga siya. Yes, nagkaregalo na rin siya sa akin. Matapos ang rampahan sa red carpet, highlights ng gabi ang first video reel ng magazine kung saan ang Filipina model na si Kelsey Merritt ang bumida. At nang isigaw na ng host na si Joey Mead King ang... And it's an honor to welcome you all to the House of Philippines! Lahat ay natuwa. Hudyat kasi ito na opisyal ng inilunsad ng magazine dito sa Pilipinas na magtatampok sa ganda at galing ng mga Filipino fashion icons. Ang beauty editor ng magazine na si Joyce Orenya ang nagpatunay na basta gawang Pinoy, iyak, tatatak. My gosh, super excited because I am part of the team. Alam mo, sleepless nights. Super. Saka ang dami namin pinagdaanan. Nagkabagyo, nagka-earthquake, ang daming na-COVID. Sobrang test of ano talaga. Murphy, kung may yung na-Murphy's Law talaga kami. Sunod-sunod. Akala namin talaga hindi na kami makaka-close sa dami ng nangyari sunod-sunod. Well, but here it is. Grabe ang nangyaring rampahan at aurahan dito sa party na ito. Pero pagkatapos ng lahat, eto na. Inaasahan na ng lahat ng mga marites at mga mahihilig sa fashion and beauty kung ano ba ang magiging laman ng kauna-unahang magazine ng Vogue Philippines na ito. Higit sa mga suot na magaganda, mga pormahang kakaiba at tumatatak na mga fashion statement, ang pagiging proud Pinoy ang ipinagdiriwang sa ganitong mga okasyon, isang opportunity at platform na magpapakita sa buong mundo kung gaano katalented and gifted ang mga Philippine designers at artists. Kaya sigurado nga abangan ang mga pasa-Vogue ng Vogue magazine ngayong September sa kanilang first issue sa bansa dahil ang fashion Pinoy talagang pasa-Vogue! Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!